Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-online. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Nababasa ko po ang mga komento ninyo. Maraming maraming salamat po sa mga nagpapadala ng stickers at ng super chat. Sa ating episode, sa mundong ito ay maaaring tayong iwanan ng mga taong nagiging bahagi ng buhay natin. Kaya kailangan nating matutunan kung paano ang maging matatag, lalo na ang ipagtanggol ang ating mga sarili. Dear Papa Dudut, kapag nasasaktan tayo ng sobra ay may mga bagay tayong nagagawa na madalas ay pinagsisisihan natin sa huli. Siguro kasi hindi na tayo nakakapag-isip ng maayos, lalo na kung nadadala tayo ng mabigat na pangyayaring yon. Pero ano pa man ang mangyari, kailanman ay hindi natin dapat alisin ang respeto sa ating mga sarili. Hi Papa Dudut at sa mga kastorya natin na gising pa hanggang sa mga oras na ito. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Arian. 31 years old, taga Cavite at nagtatrabaho sa isang BPO company. Matagal ko rin pinag-isipan itong sulat na ginagawa ko ngayon. Pero dahil gusto ko na talaga itong ibaon sa limot ay i-share ko muna ito sa inyong YouTube channel. Papa Dudut, nakapagtapos ako ng college nang wala akong kahit na isang naging boyfriend. Strikto kasi ang mga magulang ko at ayaw nila na nagpapaligaw ako. Lalo na ang magka-boyfriend. Kaya naman takot talaga ako na suwayin sila noon. At nang makatapos nga ako ng college, parang naging mailap naman sa umpisa ang pag-ibig sa akin. Dalawang taon pa ang lumipas bago ko nakilala ang unang lalaking magpapatibok ng puso ko. Siya si Daryl. At nakilala ko siya nang mapadaan ako sa covered court. Tapos tamaan ako sa ulo ng bola ng basketball na nilalaro nila. Medyo nahilo ako noon at si Daryl ang lumapit sa akin. Kagad siyang nagpakuha ng yelo na ibinalot niya sa isang tuwalya bago nilagay sa ulo ko na tinamaan ng bola. Okay na ba ang pakiramdam mo o masakit pa rin ang ulo mo? May pag-aalala lang tanong ni Daryl. Mas okay na ako ngayon kesa kanina, sagot ko naman. Naku, sorry talaga ha. Napalakas yung paghagis ko ng bola kaya sa'yo tumama sa halip na sa ring. Wika pa niya. Hindi na siya noon bumalik pa sa paglalaro at sinamahan na lamang ako sa may gilid ng covered court. Ayos lang naman ako ngayon. Lumiit na rin tong bukol ko sa ulo at hindi na ako masyadong nahihilo. Kaya pwede ka nang bumalik doon sa paglalaro mo, ang wika ko sa kanya. Naku, nawala na ako ng ganang bumalik doon. Mas gusto kong asikasuhin ka na lang dito. O nga pala, I'm Daryl. Pakilala niya sa sarili niya. Alam ko, nabiglang sabi ko na hindi ko na mababawi pa. Alam mo ang pangalan ko? Nagtataka ang tanong niya. Oo, kasi magka-schoolmate tayo nung college. Ahead ka lang sa akin ng 2 taon. Kagad namang sagot ko habang pinipigilan ko ang sarili ko na aminin sa kanya na matagal ko na siyang crush, Papa Dudut. Ah, ganun ba? Pero sorry ha, hindi kasi kita natandaan, ang wika naman niya. Ayos lang yon. Hindi naman kasi ako sikat sa college university natin, hindi kagaya mo, pabirong sagot ko. Sikat na basketball player kasi si Daryl noon, tapos gwapo pa. Kaya naman kilala talaga siya ng karamihan ng mga estudyante. Hindi naman ako sikat no, natatawang tura niya. Ano nga palang pangalan mo? Tanong niya sa akin. Arian, sagot ko naman sa kanya. Papa Dudut, hindi na ako tumanggi pa nang sabihin niya na iahatid niya ako sa bahay namin. Kahit dapat ay sasakay ako noon ng tricycle ay doon ako sa motor niya sumakay. Pauwi sa bahay namin. Nang araw din na yon ay nagkapalitan kami ng cellphone number at nagsimulang maging magka-text at tawagan. Hanggang sa umakyat na nga siya ng ligaw sa bahay namin.
Si Darrell ang kauna-unahang lalaki na naglakas loob na gawin yon. Kaya naman kinilig talaga ako kasi syempre matagal ko na rin siyang crush. Tapos eh never na imagine na pwede palang mangyari yon. Yung magkagusto at manligaw sa akin ang college crush ko. Naging boto na rin ang mga magulang ko kay Darrell Papa Dudut dahil mabait siya kapag kinakausap ang mga ito. Magalang at may lambing palagi sa kanyang boses. Tapos may maayos pang trabaho. Yun kasi ang palaging bilin sa akin ang mga magulang ko sa tuwing mapag-uusapan namin ang tungkol sa relasyon. Na dapat daw ay pumili ako ng tao na kaya kong irespeto at pahalagahan. Kaya hindi nagtagal ay sinagot ko na rin si Darrell kasi naramdaman ko sa kanya na seryoso naman siya sa akin. Bonus na lamang na gusto rin siya ng mga magulang ko para sa akin. Hindi naman nagbago ang ugali ni Darrell mula nang maging kami. Mas naging malambing pa nga siya. Clingy siya na boyfriend at gusto niya yung palaging nakahawak sa kamay ko o kaya ay nakaakbay sa akin. In fairness, Arian, going strong kayo ni Darrell. Malapit na kayong mag 1 year, hindi ba? Tanong ng best friend kong si Christelle habang magkasama kaming nag-almusal sa isang fast food chain. Oo, 2 buwan na lang, first anniversary na namin, sagot ko naman. Hindi ko rin talaga napansin noon ang bilis ng panahon. Parang dati lang ay binobola at nililigawan ako ni Darrell. Tapos biglang ngayon, mag-1 year na kaagad ang relasyon namin. So kumusta naman ang feeling ng sa wakas ay hindi ka na NBSB? Tanong pa ni Christelle. Masaya at exciting kahit madalas eh napapagalitan ako ni na Papa kapag nalilate kami ng uwi sa bahay. Pagkukwento ko. Bakit naman kayo nalilate ng uwi? Huwag mong sabihin na madalas kayong magmotmot ni Darrell bago kanya ihatid ha? Nakangising wika pa ni Christelle. Anong motmot? Nagtatakang tanong ko. Motmot as in motel. Eto naman pa inosente pa masyado. Ang tura naman ni Christelle. Ah, yun pala. Hindi pa naman ako nakakapasok doon kahit na isang beses. Ang wika ko naman. Teka, ibig mong sabihin wala pang nangyayari sa inyo ni Darrell? Tanong ni Christelle Papa Dudut. Wala pa. Medyo nahihiyang sagot ko. Sa aming dalawa ni Christelle, mas liberated talaga siya. Kaya hindi ako sanay sumagot sa kanya ng mga ganong tanong niya, Papa Dudut. Grabe, natiis niya yon. I mean, lalaki kasi si Darrell tapos may pagka-chick boy pa. Kaya hindi ako makapaniwala na okay lang sa kanya na hindi kayo mag-sex, ang wika pa ni Christelle. Required ba talaga ang sex sa isang relasyon? Tanong ko pa. Hindi naman, pero meron kasing iba na hindi natitiis na walang ganun, sagot pa ni Christelle. Pero aminin mo sa akin, Arian, ni minsan ba hindi talaga sinubukan ni Darrell na halikan ka man lang? Pag-uusisa pa ni Christelle. May oras na ginawa niya yon pero hindi madalas, sagot ko. Kiss lang? Walang hawak? Pag-uusisa pa niya na ikinatawa at ikinailang ko naman. Ano ba naman yung mga tanong mo, Christelle? Napapailang na wika ko. Ito naman. Curious lang naman ako eh. So ano? Na-chancingan ka na rin ba niya? Tanong niya ulit. Medyo. May mga oras pa nga na sobrang kulit niya kasi halos buksan na niya ang damit ko kapag nasa loob kami ng sinihan, sagot ko. Ano namang ginagawa mo kapag ganon? Tanong pa niya. Siyempre, sinasaway ko siya. Kasi baka may makakita sa amin na ibang tao. Kaya lang minsan nagagalit nga siya lalo na kapag tumatanggi ako na sumama sa kanya sa motel. Christelle, dapat ba hindi ko na siya tinatanggihan kapag niyayaya niya ako na magmotel kami? Curious na tanong ko. Nasa'yo naman yan.
kung ready ka na talagang i-give up ang virginity mo. Saka ang sabi mo eh, mahal mo na talaga yan si Daryl, hindi ba? Kaya wala akong nakikita na masama kung may mangyari sa inyo. Kasi magkarelasyon naman kayong dalawa. Sagot naman niya. Papadudod, sa totoo lang ay napapaisip na rin ako noon kung dapat na nga ba akong pumayag na may mangyari sa amin ni Daryl. Habang tumatagal kasi noon ay mas nagiging mapusok siya. Lalo na kapag nasosolo niya ako sa isang lugar, kagaya na lamang ng cinema house o kaya ay sa bahay nila. Inahayaan ko lang siya noon na halikan ako sa labi, sa leeg at tumaplo sa mga kamay niya sa iba't ibang parte ng katawan ko. At aaminin ko na may mga oras na medyo nadadala na rin talaga ako sa ginagawa niya sa akin. Nadadala ako ng init ng katawan na nararamdaman ko. Lalo na kapag nasa loob na ng damit ko ang kamay niya at nilalaro ang dalawang dibdib ko habang mapusok niyang hinahalika ng mga labi ko. Pero natatalo pa rin ng takot ang init na nararamdaman ko noon. Wala pa naman kasi akong karanasan noon pagdating sa sex at hindi ako sigurado kung tama nga ba na pumayag na ako na may mangyari sa aming dalawa ni Daryl, Papa Dudut. Habang tumatagal ay mas nagiging malala ang pagiging mapusok ni Daryl. Dati hanggang pahawak-hawak lamang siya sa iba't ibang parte ng katawan ko. Hanggang sa sumisimple na rin siya ng halik sa may leeg ko pababa sa may dibdib. Babe, sandali lang. Wika ko sa mahinang boses. Nandun kami noon sa bahay ni Daryl at walang ibang tao. Ang mga labi niya ay nasa may leeg ko habang ang kamay niya ay nasa loob na ng underwear ko. Naramdaman kong nagsisimula na yung mag-react at mag-init sa ginagawa sa akin ni Daryl. Hindi naman huminto ang boyfriend ko at patuloy lamang sa kanyang paghalik at paghaplos. Nagawa na niya rin buksan ang botones ng suot kong blouse. Kaya halos tumambad na sa kanyang harapan ang dibdib kong natatakpan na lamang ng bra. Babe, muling tawag at pagpigil ko sa kanya. Hindi pa rin siya nakinig at nag-multitasking pa ang kamay niya. Ang kaliwang kamay niya ay patuloy sa paglalaro sa loob ng underwear ko. At ang isa naman ay tinanggal na ang pagkakalak ng hook ng bra ko. At bago pa niya yon tuluyang nagawa ay bigla ko na siyang naitulak. Daryl, sabi ng tama na muna. Muling saway ko sa kanya. Dahil sa ginawa ko ay nahulog siya sa sofa at kagad na bumakas ang inis sa mukha niya. Ano bang problema mo? Pasigaw na tanong ni Daryl na medyo kinagulat ko. Yun kasi ang unang pagkakataon na nasigawan niya ako. E ikaw kasi ang kulit-kulit mo. Ayaw mo makinig sa akin. Ang wika ko naman habang inaayos ang mga botones ng blouse ko. Ang arte mo naman, Arian. E dati naman na natin ginagawa to. Inis pang wika niya. Oo nga, pero hindi naman tayo dumarating sa point na hinuhubaran mo na ako. Katwirang ko pa. Ewan ko sa'yo, sobrang arte mo. Alam mo mabuti pa, umuwi ka na lang. Biglang pagtataboy niya sa akin. Hindi naman ako nakatiis at kagad ko siyang nilambing. Ayaw ko rin naman kasi na nag-aaway kaming dalawa. Babe, please naman. Huwag ka nang magalit sa akin, ang wika ko. Paano kung hindi magagalit? Lakas mong makabasag ng trip, ang wika pa niya. Alam mo naman kasi na hindi pa ako handa sa ganung bagay, hindi ba? Mahinahong sabi ko naman. Arian, mahigit isang taon na tayong magkarelasyon. Hanggang ngayon ba eh hindi ka pa rin handa? Kailan ka ba magiging handa? O baka naman hindi mo lang talaga ako mahal kaya ayaw mong ibigay sa akin ang gusto ko? Ang wika pa niya. Mahal kita, Daryl, alam mo yan, kagad namang sabi ko. Eh bakit nga hindi ko maramdaman? Ay nako, mabuti pa, mag-ayos ka na dyan at umuwi ka na sa inyo. Biglang wika ko. Daryl, mag-aaway ba talaga tayo ng dahil lang dito? Malungkot na wika ko. Kung hindi ka nag-inerte, hindi tayo mag-aaway.
Mag-ayos ka na nga dyan ang maihatid na kita sa inyo. Muling bulyaw niya. Sobra naman ako na guilty dahil sa inis na nararamdaman ni Daryl. Saglit akong nag-isip habang nag-aayos siya ng kanyang pantalon. Umuntong hininga ako bago ko siya niyakap mula sa kanyang likuran. Bitawan mo nga ako, Arian, ang wika pa niya. Pero hindi ako bumitaw at nang humarap siya sa akin ay kaagad kong sinalubong ng mapusok na halik ang mga labi niya. Naramdaman ko na nagulat siya noon pero agad ding lumaban ang halikan sa akin. Naglaro ang mga dila namin habang nagpapalitan kami ng laway. Hanggang sa halos sabay na kaming magtanggal ng saplot mula sa mga katawan namin. Nang ihiga ako ni Daryl sa sofa ay dumoble ang kaba sa dibdib ko. Lalo na nang magsimula nang bumaba ang mga labi niya sa hubad kong katawan. Nagsimula yon sa leeg, bumaba at nagpalipat-lipat sa dalawa kong dibdib. Hanggang sa mas bumaba pa ang mga labi niya sa may tiyan ko at tinungo ang pagitan ng mga hita ko. Nakakagat ko ang labi ko nang magsimulang maglaro doon ng dila ni Daryl. Nakakatuliro ang sarap na nararamdaman ko noon na halos hindi ko na maintindihan. Hanggang sa hindi ko na napigilan pa ang sarili ko na marating ang masarap na rurok ng pagnanasa. Pigil ang pag-ungol ko na mga oras na yon pero alam ko na nararamdaman ni Daryl na nakakaraos na ako. Kaya naman umayos na siya ng pwesto. Pinunasan niya ng hinubad niyang t-shirt ang kanyang nalalagkit na bibig bago pumaibabaw sa akin at tinapat na sa bukana ng kasilanan ko ang kanyang kahabaan. Saglit niya akong hinalikan sa mga labi ko. Kasunod ang pag-ulos niya sa ibabaw ko. Nasaktan kaagad ako. Sobrang sakit kaya napayakap ako ng mahigpit kay Daryl. Muli siyang umulos ng malakas at mas mabilis sa pagkakataon na yon. Narinig ko ang kanyang mga ungol at pagmumura na tanda na nasasarapan siya sa kanyang ginagawa. Habang ako ay tinitiis ang lahat ng kirot ng dahil sa kanya. Mas naging mabilis ang mga kilos niya at mas masakit ang naging hatid na kirot noon sa akin na pilit kong tinitiis. Halos makalmot ko na nga ang likod niya at ilang saglit lang ay mas malakas na ungol na niya ang narinig ko. Tanda na sa wakas ay nakaraos na rin siya. Bahagyan niyang nilayo ang mukha niya mula sa akin kasunod ng pagdampi ng banayad na halik sa mga labi ko. Halik na ramdam ko na puno ng pagmamahal. I love you babe, pabulong na sabi ni Daryl. Papadudot mula nang may mangyari sa amin ni Daryl ay hinahanap-hanap na rin ang katawan ko ang masarap na pakiramdam ng pakikipagtalik. Totoo nga yung sinabi nila na sa una lang masakit at mahirap. Pero kapag inulit-ulit na ay nakaka-addict ng gawin at mararamdaman mo na ang sarap. Nakakahiya mang aminin pero sa totoo nga lang, mas madalas pa akong magaya noon kay Daryl na may mangyari sa aming dalawa. Mas mabilis pa siyang mapagod kapag nagmo-motel kami. Kaya naman may oras na nabibitin talaga ako. Grabe, seryoso? Nakakalimang paraos ka sa dalawang oras? Lakas mo girl, bulalas ni Christelle nang maikwento ko sa kanya ang tungkol sa pagmomotel namin ni Daryl. Pati na mga oras na nabibitin ako sa kanya. Oo nga eh, kaya nga minsan naiinis ako kay Daryl kasi nabibitin ako sa kanya. Napapailing na kwento ko pa. Ganun talaga mga lalaki. Kapag mabilis makaraos, mabilis ding mapagod. Natatawa namang wika ni Christelle. Ikaw ba Christelle, hindi ka ba nabibitin sa boyfriend mo kapag nagsisex kayo? Curious na tanong ko. Minsan, tugon niya. Ano namang ginagawa mo kapag bitin ka tapos eh tinutulugan ka na lang niya? Tanong ko pa. Natawa naman si Christelle sa mga narinig niya mula sa akin. Uy! Seryoso ako sa tanong ko, ang wika ko pa. Eh kasi naman natatawa talaga ako eh. Sorry na. Natatawa pa rin wika niya bago nagsalitang muli. O sige na nga, sasabihin ko na.
Kapag nabibitin ako kay Jowa tapos gusto ko pang humirit, ang ginagawa ko na lang, nanonood ako ng porn, ang wika niya. Ano, seryoso? Ginagawa mo yun? Gulat na tanong ko na lalo niyang kinatawa. Oo, subukan mong gawin. Enjoy din, suhestyon pa niya. Ang naisip ko noon ay mukhang late bloomer nga talaga ako, Papa Dudut. Kasi wala akong masyadong alam sa mga ganong bagay. Wala naman kasi akong hilig sa pakikipagrelasyon. Lalo na sa pakikipagromansa dati. Kaya hindi ko talaga alam ang tungkol sa mga bagay na yon. Pero dahil curious ako tungkol sa mga sinabi ng kaibigan ko ay ginawa ko rin yon, Papa Dudut. Nang minsang may mangyari sa amin ni Daryl at nabitin na naman ako ay nanood na lamang ako ng malaswang video habang natutulog siya. Grabe palang makapagpainit din talaga ng katawan yon. Lalo na sa iba't ibang kategory na pinapanood ko. Hindi ko na nga napigilan pa ang sarili ko na sabayan din yung ginagawa sa malaswang video na pinapanood ko. Papa Dudut, hindi ko alam kung ganun ba talaga kapag late bloomer ang isang tao. Masyadong mapaghanap at mapag-explore. Dumating pa sa point na parang mas marami na akong alam kay Daryl pagdating sa pakikipagromansa. Na alam ko namang na-enjoy din ang boyfriend ko. Alam niyo po ang pinaka-paborito kong parte kapag nagro-romansa kami? Kapag binubulungan na niya ako kung gaano niya ako kamahal. Kasi pakaramdam ko ay totoo talaga yon at tago sa puso ko. Pero hindi talaga lahat ng matatamis na salita ay totoo, Papa Dudut. Hindi lahat ng akala natin ay pwedeng mangyari dahil dumarating ang oras noon na nahuli ko na may ibang kinakalokohang babae pala ang boyfriend ko. Arian, sandali lang. Hintay mo naman ako. Pagtawag sa akin ni Daryl, kasunod ang paghawak niya sa kamay ko. Doon ako napahinto sa mabilis na paglalakad na ginagawa ko. Bitawad mo nga ang kamay ko, matigas na wika ko nang mapaharap sa kanya. Kausapin mo kasi muna ako. Pakiusap niya. Para saan pa? Naiinis at pigil ang mga luha na tanong ko. Gusto ko lang magpaliwanag. Kung ano man yung iniisip mo tungkol kay Lani, hindi totoo yun, ang wika niya. Hindi totoo na may relasyon kayong dalawa kahit nakita ko kayo naghahalikan sa plaza? Wow naman, Daryl. Hindi pa kayo lumayo man lang. Doon pa talaga sa plaza, malapit sa sakay ng tricycle, sigaw ko sa kanya. Hindi naman talaga kami naghahalikan. Natisod lang siya at nasalo. Kaya dumikit ang labi niya sa labi ko, pagsisinungalin pa niya. Grabe naman, Daryl, gagawa ka na lang ng dahilan yung kwentong pambata pa talaga. Ano bang akala mo sa akin? Ganon katanga para maniwala ako sa iyo? Ang wika ko pa. Arian, please naman, huwag ka nang magalit sa akin. Ikaw talaga yung mahal ko. Yung babaeng sila ni wala lang talaga yun. Kalimutan mo na lang siya. Please, pakiusap pa niya kasunod ang paghawak sa kamay ko. Hindi ko na napigilan pa ang sarili ko at doon ko na siya nasampal pa kasunod ang pagluha ng mga mata ko. Minahal kita, Daryl. Binigay ko sa iyo ang lahat at naging sunod-sunuran ako sa iyo. Tapos eto pa pala ang mapapala ako sa iyo. Gagawin mo lang akong tanga? Grabe ka, Daryl. Wala kang kasing sama. Panunumbat ko sa kanya. Hindi na rin nakapagsalita noon si Daryl at tuluyan ko na siyang iniwanan. Sumakay ako ng tricycle na patuloy na lumuluha at nasasaktan. Sobra ko kasi siyang minahal. At inakala ko noon na magiging kami na sa huli. Na kaming dalawa na ang magkakatuluyan pero hindi pala. Ang sakit pala talagang masaktan sa kauna-unahang pagkakataon. Sobrang sakit na maloko ka ng taong sobra mong minahal, Papa Dudut. Sinubukan pa ni Daryl na suyuin ako at makipagbalikan sa akin. Naglakas loob pa siyang pumunta sa bahay noon para kausapin ako. Hindi ko sinabi sa mga magulang ko ang totoong dahilan ng pakikipaghiwalay ko sa kanya. Nanahuli ko siya na may ka-holding hands at kahalika na ibang babae.
Sinabi ko lang sa parents ko na ayoko na kay Daryl kaya ako nakipaghiwalay. Ayoko kasi na masaktan sila para sa akin kasi nga malaki na rin ang tiwala nila kay Daryl. Pero sa ilang beses na nagpunta si Daryl sa bahay ay never ko siyang hinarap at kinausap. Ni ayokong makita ang mukha niya o marinig ang boses niya. Dahil makita ko lang ang mukha niya sa Facebook ko, bumabalik na kaagad sa alaala ko ang ginawa niyang panloloko sa akin. So wala na talagang balikan na magaganap? Tanong ni Christelle. Wala na. Ayoko na talaga. Seryosong sagot ko. Pero ang tanong dyan eh, mahal mo pa ba? Tanong ulit niya. Hindi naman kaagad basta mawawala yun. Pero mas matimbang yung sakit ng panloloko na ginawa niya sa akin. At sa tingin ko, hindi ko na yun makakalimutan pa. Muling seryosong sagot ko. Sayang naman yung halos 2 taon ng relasyon ninyo. Ang wika ni Christelle. Mas manghihinayang ako sa oras na ilalaan ko pa sa isang sinungalin at manloloko na kagaya niya. Kaya Christelle, kung nagbabala ka na tulungan si Daryl na patawarin ko siya, huwag mo nang gawin kasi sinasabi ko sa iyo, hindi ko na siya mapapatawad pa, ang sabi ko pa sa kanya. Close na rin kasi sina Daryl at Christelle, kaya alam ko na ang kaibigan ko ang lalapitan ng ex-boyfriend ko para hingan ng tulong sa akin. Siguro nga ay masyado kong nagmamatigas kasi isang beses pa lamang naman akong niloko ni Daryl. Pero kasi alam ko Papa Dudut na ang isang beses na yon ay pwede pang masundan ng 2, 3 o higit pa na mga beses na panloloko sa akin. At iyon ang gusto kong iwasan na mangyari. Ang muli akong maloko at masaktan ng dahil sa isang sinungaling na si Daryl. Papa Dudut, mula nang maghiwalay kami ni Daryl ay may kakaiba kong napansin sa sarili ko. May kung anong hinahanap ako na hindi ko maintindihan. Hanggang sa hindi ko napansin na gabi-gabi na pala akong nanonood ng mga porn video at nagsasarili hanggang sa makapagparaos. Para bang may kulang sa araw ko kapag hindi ko yun nagawa. Pampatulog ko na rin yon para ma-relax ako. Hanggang sa hindi ko akalain na may magagawa ako sa sarili ko na nakakahiyaman pero ikikwento ko pa rin. Panggabi ako noon sa trabaho at medyo malamig ang simoy ng hangin dahil kakahinto lang ng ulan. Nakasuot ako ng jacket, manipis na blouse sa loob at miniskirt. Kaya naman nanunuot din talaga ang lamig sa katawan ko. Nang makababa ako mula sa tricycle ay dumiretso ako naglakad patungo sa may paradahan ng bus. At doon naman sumakay. Wala pang masyadong pasahero kaya nakaupo ako sa pangdalawahang upuan at pumuesto sa may tabi ng bintana. Pasay! Pasay! Aalis na kaagad, sigaw ng konduktor. Wala ring masyadong sumakay kaya hindi kaagad napuno ang bus. Umalis yon sa paradahan nang wala pa akong katabi. Niyakap ko ang sarili ko at inihilig ang ulo ko sa saradong bintana. Kung ano kasi ang lamig sa labas ng bus ay tila dinoble ang lamig sa loob. Mahigit 1 oras din ang biyahe, Papa Dudut. Kaya may oras pa ako para umidlip. Sa mga bababa dyan sa Dasma, dito na, sigaw ulit ng konduktor na gumising ng diwa ko. Hindi ko kaagad napansin na kaagad kaming nakarating ng Dasma. May ilang buwaba na pasahero at may ilan din na pumasok. Naagaw ang atensyon ko ng isang lalaki na kasuot ng sombrero at itim na face mask na bagong pasok ng bus. Nagtama saglit ang mga mata namin bago muling binaling sa labas ang tingin ko. Hindi ko man siya lingunin, alam ko na siya ang tumabi sa akin. Hindi ko alam kung nagwapuhan ako sa kanya kahit natatakpan ng face mask ang ilong at bibig niya. Pero sapat na siguro na nakita ko ang mga mata niya para maniwala ko. Nagwapo siya. Nang umandar ang bus ay muli akong nakaramdam ng antok. Pinikit ko na lamang ang mga mata ko habang yakap ang bag ko at ang ulo ko ay nasa nakasandal sa may bintana.
Ang sarap sa pakiramdam ng malamig na hangin ng aircon sa loob ng bus. Nakakadoble ng antok sa pakiramdam. Naramdaman ko na nakaidlip ako pero mababaw lamang. O siguro nagising lang din ako nang may maramdaman akong bahagyang dumidikit sa gilid ng isang dibdib ko. Kumabog ang puso ko pero hindi ako nagpahalata, nagising ako. At tinayaan ko lang ang katabi ko na dunggul-dunggulin ng siko niya ang gilid ng dibdib ko. Alam ko na dapat ay hindi ko siya hinahayaan na gawin yon pero nagsisimula na akong makadama ng init na nararamdaman ko sa kabila ng malamig na aircon sa loob ng bus. Nagpatuloy ang pagkilos ng siko niyang nakadikit sa may tagiliran ko. At nang biglang huminto ang bus sa isang stopover ay huminto din siya sa ginagawa niya. Medyo nainis ako at nabitin kaya inayos ko ang upo ko pero kunwari ay hindi ko alam ang ginawa niya. Nagkunwari akong bagong gising at saglit siyang sinulyapan. Nasa may TV sa harapan ang tingin ng lalaki. Nang umandar muli ang bus ay sinandal ko na rin ang ulo ko sa may bintana. Hindi na ako nakatulog noon dahil tuluyan na rin nawala ang antok ko. Mas niyakap ko pa ang bag ko na para bang mas binibigyan ko siya ng espasyo para mas mahawakan ang dibdib ko. Hindi nga nagtagal ay naramdaman kong may dumikit sa may tagiliran ko. Pero hindi yon isang siko lang kung hindi ang mga daliri na mismo. Marahan ang paghaplos sa fitted kong jacket at nagsimula siya sa paghawak sa may tagiliran ko. Na para bang pinakikiramdaman kung gising ako o aangal ako sa ginagawa niya. Pero nanatili lamang ako sa pagkakaupo. Hanggang sa maramdaman ko na buong kamay na niya ang humahaplo sa tagiliran ko. Na naghahatid sa akin ng matinding kiliti. Dahan-dahan niyong tumaas patungo sa may mismong dibdib ko na. At napasinghap na lamang ako nang tuluyan ng masapo ng buong palad niya ang kaliwang dibdib ko. Alam kong ramdam niya na hindi na ako tulog. Alam ko na alam niya na nagsisimula na ako mag-enjoy sa ginagawa niya. Walang masyadong pasahero sa bus kaya nagagawa niya yon ng malaya. Nang mas lumuwag ang pagkakayakap ko sa bag ko ay mas naipasok na niya ang kamay niya sa loob ng jacket ko. Nagsimula nang maglaro ang kamay niya at minasahe ang isang dibdib ko. Napalunok ako ng laway sa matinding kuryente at sa sarap na nararamdaman ko noon. Hindi pa siya nakontento at pinasok na niya sa loob ng jacket at bra ko ang palad niya. Aktwal na niyang hawak ang dibdib ko at nilalaro ang tutok noon. Mas matinding sarap at kuryente naman ang naramdaman ko. Lalo na ng bahagya niyang kurutin yon. Nasasarapan ako habang winomolestya ako ng lalaking katabi ko. Mga bababa dyan ng baklaran, tumayo na po tayo at malapit na ang babaan. Ang sigaw na yon ng konduktor ang gumising sa diwa ko. Bahagya akong kumilos at mabilis na inalis ng estranghero ang kamay niya mula sa katawan ko. Medyo lumayo rin siya sa pagkakaupo mula sa akin. Ako naman ay umarte na bagong gising at nagsimulang mag-ayos ng gamit at sarili. Hindi ko na tinapunan ang tingin ng lalaki dahil na rin sa kaba at hiya na nararamdaman ko. Para akong biglang natauhan sa nagawa ko. Kaya naman nang huminto na ang bus sa babaan sa may baklaran ay kagad akong nagpasintabi sa kanya. At lumampa sa harapan niya bago mabilis na bumaba ng bus. Malakas pa rin ang kaba sa dibdib ko na para bang lalabas na ang puso ko anumang oras mula doon. May sandali, pagtawag ng hindi pamilyar na boses na kaagad kong nilingon. Nagulat ako sa nakita kong lalaki. Matangkad siya, nakasuot ng itim na t-shirt, may sombrero pero wala nang suot na face mask. Nagulat ako sa itsura niya at hindi ko talaga yon inaasahan. Makapal ang labi niya, malaki ang ilong at wala siyang ngipin sa harapan. At kahit ganon ang itsura niya ay sigurado ako na siya yung lalaking katabi ko sa bus na hinayaan kong manyakin ako. Kagad akong napatras nang muli siyang lumapit sa akin. Nakaramdam ako ng takot na wala na ang lahat ng init na nararamdaman ko sa katawan ko.
Miss, gusto ko lang malaman ang pangalan mo. Ang wika pa ng lalaki. Hindi ako umimik at akmang tatalikuran ko na siya nang hawakan niya ang kamay ko na kaagad kong binawi. Ano ba? Huwag niyo nga po akong hawakan. Halos pasigaw na sabi ko. Nakuha ko tuloy ang atensyon ng mga tao na nandoon sa baklaran. May lumapit sa amin na dalawang lalaki at tinanong kung may problema raw ba. Ang estranghero namang katabi ko sa bus ay kaagad na umalis sa harapan ko. Nagpasalamat ako sa lumapit sa akin at kaagad na ring sumakay ng cab papunta ng Mall of Asia kung nasaan ang building kung saan ako nagtatrabaho. Pero habang naglalakad na ako doon, pakaramdam ko ay may nakasunod pa rin sa akin. Ilang araw akong ganun, yung paranoid na ang pakiramdam na palaging may nakatingin sa akin. Mula noon ay hindi na ako sumakay ng bus kung saan ko nakita ang lalaking yon. Papa Dudut, nagsisi talaga ako sa ginawa kong yon sa sarili ko. Yung hinayaan ko na gawan ako ng kahalaya ng ibang tao. Pero hindi ko na yon inulit pa talaga. Natuto na ako na ilugar ang init na nararamdaman ko. Ngayon ay may ilang taon na rin ang nakakalipas mula na mangyari ang lahat ng ito. May asawa at tatlong anak na rin ako. At kaya ako sumulat ngayon ay para tuluyan ko na rin maibaon sa limot itong pangyayaring ito sa buhay ko. Dito ko na rin po tinatapos itong sulat ko at maraming salamat po sa inyo at dito sa inyong YouTube channel, Papa Dudut. Lubos na gumagalang, Arian. Salamat din Arian sa paglalakas loob na ibahagi itong parte ng buhay mo. Tama ka sa ginawa mo na hindi natin dapat na hinahayaan ng ibang tao na gawan tayo ng masama o mas lalo na ang kahalayan. Nadala ka man minsan sa init ng katawan at nagkamali sa isang pampublikong lugar. Ang mahalaga doon ay natutunan mo na ang aral na para sa sarili mo at kailanman ay hindi mo na inulit pa. Mga kastorya, respeto ang isa sa mga pinakamalaking bagay na hindi natin dapat na inaalis sa ating sarili kahit na ilang beses pang umikot ang mundong ito. Sa bandang huli ay sarili lamang natin ang pwede nating maging kakampi. Kaya kailanman ay hindi natin dapat hayaan ang ibang tao na gawan tayo ng masama. Matuto tayong ipaglaban ang sarili natin, lalo na ang ating katawan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, mahiwaga, mahiwaga. Laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Kaibigan, dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Papa Dudut Stories.